fork. Pero sabi ni Onyx, okay lang, hindi nagmamatter yung laning stage. Ang nagmamatter dito, may anti-barats tayo. Oo, oh, and I think the trust that they put in Gem is something na kailangan din nating itakil, no? Because I think Gem is one of the XP laners that don't really care for highlights. Yeah. Parang yung mga kakampi na niya yung gumagawa ng highlight, he's there to set it up. And that's why I think he's one of the more respectable XP laners out there. But now with the CC, I do think that hindi na niya pwedeng i-avoid yung highlights na yun. Kumbaga, ikaw, highlights ikaw, to eh. Ikaw na yung mang-yoyo-yo ng mga barats eh. Oh, mga ito yung mga capacity na maka-instant kill ng mga heroes. And Valentina to secure yung hero composition dito ng Echo. Not really an explosive pick from Sanji, but at least meron silang kopya ng Final Slash. And if makuha niya yung diversion, meron din silang pwedeng play na magawa dito for entering the Land of Dawn. Excited din ako makita kung ano nga bang mga Grok plays na makikita natin kay JP, kasi parang historically speaking, ilang beses na rin niya siguro na hawakan tong hero na to, no? Oh, tsaka kung paano niya mapipigilan din si Kelna, kasi most of the time, di ba, ginagamit yung Grok din para doon sa Blazing Duet ng isang Claude. And si Escalera ay more on vision, so ang comms ngayon ay nag-retry si Cartesi. Oo, ganyan na ano eh. Yung mga typical Arlott, yung tatambay lang sa ano, ginagawang Matilda, parang patambay lang ako dito, boss. Tapos hindi mo rin pwede banata kasi pag binanata mo, de-delay mo sarili mo, vengeance lang siya. Tapos walang kwenta yung book kasi naka-common emblem. Mabilis lang i-regen pabalik yung HP. Oh, Escalera. Grabe, ang daming tatlo ang nag-Cyclone Eye. Pero wow! Pwede gagamitin ang papipigil na pa kasi Escalera! Babalik si Escalera. Gagana bang magic trick? Sabi nila, masyado pang maaga. Grabe naman yung tapang nun. Kung regular na tao ka, ay magbabalik ka na lang doon sa minion way. Pero sabi ni Escalera, ipahin niyo ako! Nasaktuhan na lumdagan ni Kuya King Kong. The rotations from Onyx. Sinabi natin kanina, may hirapan yung on. Oh, yeah! Pasok na ulit tayo sa Land of Dawn. Nag-e-enjoy tayo dito sa MPL. At kita naman, no, kahit intense ang bakbakan, masaya pa rin ang ating mga tawanan. Balik tayo dito, 20 seconds, bago lumabas ang pinakaunang pagong. Teka lang, dapat may skill na karate chop eh. Oo, para saktong-sakto eh, no? Nakaabang. Oo, nakaabang. Ngayon, no, nag-aabang na rin ang Onyx sa unang turtle. In fact, mauuna pa nga ata si Carl TZ around that area. Pero in terms of numbers, no, lamang ang Onyx in that first turtle take. Yeah, nakapwesta na kagad dito si Escalera. Hindi na sila mag-EXP level 4 for Super Prince. Actually, Prince si Sanji yung middle wave. So napakita play nun mula sa Echo. Pero King Kong nag-ahabol. Okay, nagamit na rin yung flicker dito ni JP. Si Carl TZ ang target ng dalawang bouncer ng Onyx. Magiging successful ba? Kahit ginamit niya ni Donas, welcome! Successful nga talaga! Pero may bawi dito, Escalera ang makukuha nila. Papasok pa ba dito si King Kong? Siya naman ang target na tatlo. Sumupsup yung sasakyan! Sanford na counter kill! Grabe naman si Sanford doon. Yung damage na binabato ng isang Last Insanity. At kailangan naman bumalik sa lane ni Gem. 2-for-2 ang ating naging trade. Pero lamang na ang Echo ng 400 gold. Yeah, medyo na late sa Magic Show si Kuya Gem dahil maaga nakapag-rotate si Sanford doon. Pero by the way, gusto ko lang i-highlight yung ginawa ng Kikong. Tinabihan niya yung barats. Tinabihan niya yung lalandingan ni Escalera. Sabi niya, di man tayo dito. Pamilya tayo dito. Opo, speaking of lalandingan, lumanding na rin yung wild charge. Meron namang last insanity si Gem, target nila. Sanford ko na kill. Tapos si Escalera na bilitan na mag-flicker out. Turtle ang target ngayon ng ating mga players. Si Sanford nandun pa rin kahit merong Piranha Armor. 3v4 scenario. Sino nga ba makakuha ng turtle? Nice time version play. At si JP, delikado na! At si JP, mabubuhay pa rin. Pero si King Kong makakakuha ng pagong. Cardi, siingilan ka dito si King Kong. Pero hindi sa mga damage. Tapos biglang nawala. Biglang nawala si Super No way! Si Sanford na malalim pala. Pero napatay pa rin niya dito si Escalera. At may magic trick na naman na ganap. Pero may nag-aantay sa kabila. Echo pa rin ang nakakalamang with 400 gold. Parang nangangati yung daliri. Mati ka na yan, di ba? Dami kasi nung vengeance stack. Kasi konti folk lang, pwede makakuha. Pero may bawi yata dito ang Echo. Magiging target nila si Escalera. Medyo na malalim ang vengeance doon. Kaya naman mapapatay sa kamay din ang Cardi. Pero ito players na Echo halos walang buhay. Benga! Makakaalis sila! Libreng recall para sa lahat. Kung si Rafaela may healing for everyone. Si ito naman si Louie, merong recall for everyone. Grabe naman itong mga techniques, yung mga tricks na magkabilang ko pa na sabi ni Sanji, akala nyo diversion aggressive ha? Diversion defensive.
Parang ano, sakit na ni Escalera ngayon. Hindi ko mapigilan gumawa ng play. Tuloy-tuloy lang. Nangangate ang espada ko. Yung spear ko. Oh, okay, marereset dito yung Lord because of that wall kay JP. Pero wala, halos walang buhay mga players dito na Echo. Itutuloy ba nila? Escalera. At nandito na si JP ang target nila. Si Saji ang makakakuha ng pangong. Tapos sa alis ngayon ng mga players ng Echo. Carl? Oh. Lalaway lamang palayo pero naiwan ata si 4D by Flicker naman. Kaya naman, makakatakas siya ng buhay. Grabe, hindi ko nakinaka. Ang daming highlights ng game na to. Feel ko, natutuwa na yung nagre-record ng highlights sa back end. Ang dami niyang ire-record. Clip mo yan, clip mo yan. Hindi ko alam kung ano kung matutuwa ba sa o napapagod na yung highlight na naman. Highlight na naman. Ito na ata yung pinaka-maaction na ito natin. Parang mala-volleyball play, merong nag-receive set, tas merong nag-spike. Oo, parang kaso sobrang violente, kaya naman kinain. Parang hindi yata masyado masarap, kaya makakalis dito si Guard Hizzy. At lalayo na lang din si King. Kung grabe yung palitan ng dalawang junglers natin, may naka-ready din eh. Ang hirap kasi kainin ng plato, men. Plato siya kagulong. Ang hirap. Ang tigas niya eh. Ang tigas. Pasag-ipin mo dyan eh. Kung sa bagay, dinosaur naman siya. Ayun no, hindi na pinabalik! Grabe no, parang hindi kalera, na, tsaka parang hindi nauubusan ang skills yung mga players natin kaya dito. Kaya hindi ko alam. Ano yung game mode doon? Yung walang cooldown? Okay, tingnan natin kung, ayan, Creation camp. Creation camp to eh. Oh. Alam mo yung, nung nakaraan binanggit ng Onyx, yung sinabi nila na parang yung House of Highlights. Parang yung utak mas gusto namin. Ito literal, parang yun ang highlights. Oo, men. Kumbaga yung highlight reel buong laro. Si Escalera, pag nakakita siya ng hero, nai-imagine niya yung highlights niya. Parang ito, pwede ko final slash to eh. Feeling ko ngayon pa nga lang, iniisip na niya yung mga 3 seconds bago mag-cooldown. Uy, magkaka-final slash ako ah. Oo, ready na yun. Saan nga ba pupunta? Saan? Papunta, hindi. Sisilipot lang. Tigil ko na, sorry. My bad yun, my bad. Mataas na yung sana kita eh. Nga eh. Hindi namin kaya kasi yun eh. Oh, masyado palang mataas. Pero ngayon, hindi rin masyadong tumataas. Yung gold plate eh. Ayun si Escalero, nakikita niya, mistak ko! Guys, mistak! Gusto ko gumawa ng play. Nangangate. Feeling ko yung sa mga training kay Escalera, hindi na yung pag-initiate. Power of nature yung crack para if ever na pwedeng sungkitin. Ala, grabe naman kung san-san nakakarating. Final slash. Si Sanford yung target nila. Mawala dito. Napinaga armor pero meron namang immortality. More on folks lang pala ang gusto gawin dito ng Onyx. Grabe talaga, super family. Kumbaga ang banding nila, nakailang ano na sila, nakailang check-in na sila sa mga malalayong lugar. Kumbaga parang tuwing nagda-diversion, meron na silang mga accommodation doon sa mga iba't ibang lane. Yung Echo na ano, nahihilo na eh. Yung jungle nila prehistoric eh. Yung Onyx futuristic, may portal eh. At inihintay nga natin kung anong portal play gagawin nila. Pero Echo ngayon, bukong magko-contest sa Lord Take ng Onyx, pero hindi pa naman nata nagpo-full commit ang Onyx Philippines dito sa Sanford. Nasunugan na ng Firago. Si Escalera, nakakaamoy ng highlights kanina eh. Sabi niya, may tatlo ako nakikita rito ah. Pwede ko yung final slash to. Tapos nakaharap si JP eh. Sabi ni JP kasi, nag-aarlot din ako. Alam ko yung mga ganyan moves. Oo, may mga angle kasi yun eh. Siguro kapag Arlott player ka rin, makikita mo na kung may angulo ba o wala. At minsan nga i-co-consider mo rin yung mga flicker play. Pero ngayon, ayun na naman yung flicker play na sinasabi natin. Pero may bawi dito si Sanji. By the way, na final slash din para sa Echo. May kita natin ngayon, mawalan ng immortality. Pero yung nga na Escalera yung mga kapatid na nila. Tapos yung ganyan yung free hit lang. At siya baka makakuha niya. Na nga ata itutuloy ng Echo ang laban na yun. And this might be a Lord Take for Echo dahil hindi na nga makakapanagbang Onyx Philippines. Oh, isang mabilis lang, biglang nabaliktad at kompleto pa rin mga players dito ng Echo dahil pa rin doon sa tirang armor keeper natin ni Sanford. Pero look at Kelrain Super Freeze. Oh, JP! Ito na naging kong hinarangan ni JP. Last insanity ginamit na pero very JP and Echo makakasecure dito ng Lord. Grabe na eteran moves ng Echo. Hinarangan ni JP yung entry point. Look back siya. And also, Sanji, ang aga counter set na meron dito si JP and pati na rin si Sanji. But that timing was so done, was so well done from Sanji. Talagang, ito yung mahirap sa lineup ng Onyx. Kailangan maganda talaga yung set mo. Oh, JP! Okay, nagkakontrahan dito para si JP ata yung magiging target nila successfully. Masisecure pa rin ng Onyx yung tore dito sa may gitna. Pero ang bumigay pala ay yung isang lane or isang tore dun sa itaas. Oh, buti na lang walang nakuhang inhibitor turret dahil nakapag-depensa din naman si Kelra. Still a 3K gold lead for the Orcas. At mukhang lumiliit na ang mga bintana ng Onyx Philippines na humanap ng play. Oo, sabi dito sa Kiki of Victory Beauty,
para mag-phantom step, phantom step. Pero sakit na ng damage nila dito kay JP. Napilitan pang gumamit ng regen nung moment na yon. Look at this, diversion play. Saan nga ba ipapateleport? Bukang, teka lang ah, sa likod ata, hindi alam ng Echo. Oh, parang dito masusubukan ang hand and eye coordination kahit nung cameraman natin. I think Echo reviewed a couple of Arlott and Louis games from Onyx. Every time na hindi nila nakikita si Super Friends, nakatago sa mga bush yung mga players ng Echo. Nobody is showing in the map. Sinisigurado lang nila na walang play na pwede mangyari dito on the side of Onyx. So essentially, na-exhaust lang yung ultimate ni Louis. This is a very high discipline discipline gameplay from Echo. Kabisado nila kung kailan sila magtatago at kung kailan sila magpapakita. Wow, playing with vision. Echo showing everybody kung bakit nga ba sila nanalo ng M-Series Championship way back M4. Onyx ngayon mukhang magko-contest pero si Sanford with the zone. JP already using up the power of wilderness. Iho-hold nga ba ito ng Echo or ibe-bait out nila ang Onyx? Mukhang iho-hold nila sa ngayon. Nalilito na si Lord. Oo, oh, parang sabi nila hindi pa natin nakikita si Escalera. Oh, okay. So ginamit na rin dito yung flicker ni JP dahil dyan. Kaya sa mga mga JP, napakita ng Jaycee do it. Walang na-wit na one shot ni Sanji tapos flicker off para sa nila. Habang meron yung blitz para doon kay Chen. 5 may iwan sa gitna. Double kill para kay Chenka. Tutuloy pa nga ata nila kay Sanford, pero makakatag back naman na ang Echo. That is still the Lord taken down by the side of Echo, pero makakakuha pa ata sila ng mga tori dito. Onyx Philippines trying to scrap what they can after losing that objective! Saan ang galing yun? Oh my goodness! Another play para sa Onyx! Alam nila na doon nakatutok yung camera! Meron pala, hindi kasi kita sa mapa. Oh, wala yung ano, yung bilog. Pag nasa labas kasi ng mapa, walang kita. Siya lang nakakaalam niyan eh. Well, yung Onyx, syempre. Pero, grabe yung, ano, grabe yung play ng Onyx. Even though, lupit din ng Echo doon with the engage onto the back siya. Sinigurado nilang mariretto ni Carl ng libre yung Lord. Pero Onyx, they really do decide to turn on these Lord fights. Kapag medyo alanganin na makuha yung Lord, nagko-commit sila fully on taking down these heroes. Kasi, essentially, kapag nakapatay ka ng isa or dalawa, hindi magagamit ng kalaban mo yung Lord. At tuloy-tuloy lang ang aksyon para sa Onyx. And grabe, no, I just want to go back several seasons ago. Naalala nyo yung ginawa nung exit pa si Etomax din yung Selena Bane? Yung hindi rin nakikita yung teleport. Ngayon naman, ito Onyx. Hindi nakikita yung diversion. Parang nagugulat na lang din tayo. Bigla may susulpot. Tsaka gusto ko lang sabihin, grabing princess treatment. Anong nangyayari kay Kelra ngayon? Kahit sa may orange buff, huwag kang maglalakad. Uy, naku ni Sanford. Ayan. Pero ginangat-ngat, mawala ng Firaga armor. By the way, 2024, Kelra has Clocklord. Oh. Stealer nawawala yun. What... So maingat din sila sa vision na pinapakita nila versus the Orcas. Oh, look at the positioning coming in from the roamers. Ha? Talagang hindi makikita ng magkabilang kupunan. Pero kalahati na agad ang buhay ng Evolved Lord na to. King Kong, wala namang nakaharang sa kanya. Pero si Gem ngayon ang mauuna. Oo, oh, pero naramdaman na nakita na dito, naka-indy, nag-rock. Medyo makapaikot dito mga players ng Echo habang yung Lord ay hindi pa rin nare-reset. Merong wide charge na ito, tatamaan dito ni JP. Pero yung ala siya magiging target, napakagandang hindi ko na naman. O, pinapakita dito ng Onyx sa mga ng final slash habang si Sanji na doon sa may patalikos. At sinusunog na nga ata ni Kella pero hindi sapat yung lifesteal niya. At yung Lord ngayon ay bumababa pa rin. King Kong nasa harapan na, mare-retreat niya kaya ito. And that is the Lord secured by King Kong at si Sanji. Napapinlock na! Oh, pero meron pang winter traction labanan ng isa sa mga pinakamagagaling ng mga mages dito sa ating bansa, Super Friends and Sanji! 2v3 scenario with the Lord down bot lane. Benny Cutie versus Escalera. Sinampan lang at umalis na. Oh, sabi dito ni Benny Cutie, check lang ng damage para mamaya pipitikan kita. Sobrang daming nangyaring highlights doon. And ito lang yung medyo masakit kapag Claude ka. Kapag Haskell yung pinili mo at hindi Rose Gold, kaya ka i-burst down yung Valentina. That is what Sanji did. Inuna niyang patayin yung Claude. And unfortunately, dahil sa napakalakas ng burst damage ni Valentina, hindi na-survive ni Kelra yung teamfight na yon. But also, Benny Cutie in the front lines. Kapag wala yung Claude, essentially walang may kaya dito sa carry. Lalo pat nagamit na rin ni Super Prince yung combo niya kanina versus the other heroes. That's one inhibitor down for Onyx Philippines. At sa tingin ko, mission successful naman yun, no? Medyo mabagal ang ating pacing ng laro as we approach the 20-minute mark. Kahit ma-action to, kumbaga wala pa yung bigat. Dalawang roamers, pare sila ng idea. Sabay sila nag-conceal.
Kaso pagdating nila sa clash, parang si JP, ay teka, hindi ito yung target. Wow! Ay teka, hindi ito yung target. May bagong strat. Nakita mo yun, Midnight? Hindi ko nakita, nag-i-explain ako eh. Nag-BMI siya, tapos pinadala siya sa ibang lane, pinush lang, tapos nag-BMI pa ba, dalawang guest BMI in history. Sabi ko sa inyo, Princess Treatment. Sabi ko, grabe, kakaiba naman to. Onik, lahat na ng magic trick. Alam mo, nakita ko to sa ibang region, Hayabusa naman. Yung ginagawa nila, nag-shadow out, tapos uulti, tapos babalik to sa original na shadow. Grabe. Ito, Claude. Claude delivery system, man. Oo, next time siguro, maganda rito, Harley na eh. Diba? Oh, para talagang magician. Oo, talagang magugulat ka na lang na ano. Ang layo ng second skill. Yung space escape niya, ilang universe na, universal escape na. Oh. And at this point, Onik Philippines, they do have some sort. Oh, yan na naman. Oh, grabe. Oh, balik. Andayan ito, man. Yay! Yeah. Yeah. Alam mo yung si Claude, split pusher na nga. Ito, the global split push. The global split push. Nag-i-split push. Actually, work pwede na maging strength ng Echo. Kung nakikita nila na gano'n yung ginagawa kay Kelra, pwedeng abangan nila yung diversion. Oh. Tapos, hello, nandito kami. Tingnan natin. Ito na. Si Sanji. Oh, RTO ka muna. RTO. Report to office. Ayan. Thank you. Hindi ko mamana yung RTO eh. Pero, yeah. Buti na lang, trinescape mo kasi hindi ko rin alam ang incident na RTO. Valentina. Pero Escalera, naka-conceal. Okay, mawala dito. Ano pinaga-armor si Sanford. Flicker deck, kinabit niya. Pero si Kelra, nangalahati agad yung buhay. Sanford, pero mga immortality. Habang si JP, ay, meron ding immortality. Subuhin na yung mga players dito. Meron ding immortality. Kelra! Kelra sa iba na likod. Kelra sa harap. Tapos siya pa rin sa likod. That is gonna be a kill. Para dito sa side. Pero ang muna! Kelra mo 1v1. Meron pa yung immortality. Pero Carl TC, near-earth na niya. Oh my pero goodness. Yun na nga. Si Kelra na nga yung umarap. Si Kelra pa yung lumikod. Hindi mo na alam kung ikaw yung Echo. Sino ba talaga de-defensa? At sino ba ang pinaka-target nila? The magic trick. Minagic ng Onik. Ang bilis ng targeting ni Super Prince. Ayun na. Tower lock. Kung susunod na mangyari. Ay, si Escalera, pero sabi niya, wait, walang minga dito, pero ingala si Cartesi na lang nga pala ang natitira. At merong immortality, may ginamit pa dito with the traction, pero merong minion wave. Oh, Onik, at gumana ang magic tricks. Game number one para sa mga Sonics. At malinis pa rin ang record ng Onik. First game goes to the Super Family. What the hell?